Okay, class, ito naman ang gagawin natin ngayon kung paano gagamitin yung arnis. Okay? Kasi sa isang pulis, kailangan marunong kang gumamit ng batuta o arnis or truncheon or baton sa ibang word. So, look, ang number one dyan ay kung paano humawak ng arnis. So, kailangan paghawak niyan, nakaprotrude dito ng mga 2 inches. Hindi pwedeng ganyan. Kasi pag nandyan sa dulo, baka pagpalo mo na ganyan, mabitawan mo pa yung arnis mo. Ito, maraming purpose kasi ito. Because in a close fight, pwede mo pang atake ito. Okay? Pwede mo pang ganun, pwede mo pang ganyan. Pwede mo pang ganun. Ngayon, kung nakaganyan, o ano, wala. Walang lakas. Walang, hindi masasaktan yung kalaban. Kaya kailangan, ang purpose natin dito lagi ay once you hit with your arnis, see to it na tatamaan yung kalaban at siya ang masasaktan. Okay, paano ang pagbibigay pugay ng isang naglalaro ng arnis? Ito yan. So, yung kamay, paa, pares pa rin, nakaganyan. Dito yan, dito. Okay, sabay, bow. Ganyan yan. Tapos, yan. Ganun din, pag ito, kapartner mo, ganun din. Okay, so alam nyo na. Ngayon, saan ang pinakamasakit na parte ng arnis na itatama sa kalaban? Ayan, 4 to 5 inches sa dulo. Kaya pag yan, ang tumama, basag ang ulo ng kalaban. Maski saan tumama yan, masakit. Pag dito, hindi gaano masasaktan ng kalaban. So ang target natin, dito sa ulo, lahat ng ulo, maski saan dyan. Pero mayroon tayong tinatawag na 5 tiros. Ano? 5 strike, sa English yan. Yung 5 tiros, that is a Spanish word. Inadaplat natin sa kwan yan, sa Espanyol na salita. Kaya lang, ang ibig sabihin yan, 5 tiros, 5 strike. So yung 5 strike na yan, isa dito sa temple, daan, okay? Tagos, circular, sa tuhod, pangatlo, sa tuhod, pang-apat, doon uli sa temple, at pang-lima, tusok dito, o tusok doon. Yan ang unang strike na pag-aaralan natin. At saka pag-aaralan natin yung practical way of arnis, isang arnis lang, tapag pulis ka naman, may baril ka eh. Wala namang pulis na nagdadala ng dalawang arnis. Isang batuta lang lagi ang dala. Okay? Kaya yan ang pag-aaralan natin.